Sa video ito, ituturo ko sa inyo kung paano i-convert ang inyong non-professional driver's license to professional driver's license. At ituturo ko na rin kung ano-ano ang mga qualifications, requirements, step-by-step process, at kung magkano ang mababayaran. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. Kung nagbabalak kang maghanap buhay o magtrabaho gamit ang driving skills mo, ay kinakailangan na meron kang professional driver's license. For example, gusto mong magtrabaho as delivery rider kagaya ng Foodpanda, Grab, Angkas, or Lalamove, or kung gusto mong magmaneho ng pambasaherong jeep or bus, ay kinakailangan mo munang i-convert ang iyong lisensya sa professional driver's license. Dahil kahit anumang hanap buhay na gamit ang pagmamaneho, ay kinakailangang professional ang hawak mong lisensya. Dahil kapag nahuli ka ng mga traffic law enforcer na non-professional ang gamit mong lisensya sa paghahanap buhay sa kakalsadahan, ay meron itong kaukulang multa. So ngayon, pag-usapan natin ang qualifications sa pagkuha ng professional driver's license. So una, must be at least 18 years old in above. So kung naalala ninyo sa non-professional driver's license, 17 years old ang pinakamababa pataas. So sa professional driver's license, 18 years old in above na. So pangalawa, physically and mentally fit to drive or operate a motor vehicle. Must be able to read and write in Filipino or English. So dapat daw marunong bumasa and sumulat sa Filipino man or English. Number 4, must not have unsettled traffic violations. So kung may mga pending na violation kayo, dapat isettled nyo muna bago kayo mag-upgrade or i-convert ninyo sa professional yung driver's license ninyo. So panglima, dapat daw nakumpleto at napasa ang theoretical examination. So dito po magagamit yung nasa number 3 na marunong dapat bumasa at sumulat. And by the way guys, sa lahat ng mga naghahanap ng mga reviewers sa exam sa professional or non-professional driver's license, may mga videos po ako dyan. Ilalagay ko na lang po yung link sa description box para hindi na kayo mahirapang maghanap at baka makatulong din sa inyo na pumasa. Meron tayong mga questions dyan na 500 items sa professional and 500 items sa non-professional. So hanapin nyo na lang po dyan sa description box kung gusto ninyong mag-try ng reviewer. So take note guys, dapat nyong ipasa ang theoretical examination. At pang-ani, must be a holder of non-professional driver's license at least 6 months. Kung ito ay DL code A at A1, dapat non-professional driver's holder ka at least 6 months. So take note po, para po sa DL code A at A1 lang ang at least 6 months. At para naman sa mga driver's license code B, B1, and B2, dapat holder ka na ng non-professional driver's license at least 1 year. So ulitin ko lang po, para sa mga DL code A at A1, dapat holder na kayo ng non-professional driver's license at least 6 months. Para naman sa mga DL code B, B1, and B2, dapat holder ka na ng non-professional driver's license at least 1 year. So ito po yung 6 na qualifications na kailangan nila sa pagkuha ng professional driver's license. Take note guys, dapat alam nyo yung DL code ninyo para hindi kayo mahirapan. At next, punta naman tayo sa requirements. Number 1 is yung duly accomplished application for permit license form or EPL. Sa mga naghahanap ng EPL form guys, ilalagay ko na lang po yung link sa description box. Pwede nyo pong i-click yan at ipaprint ninyo. Tapos fill upan nyo na lang bago kayo pumunta sa LTO office para hindi na kayo masyadong mahirapan. Pero meron namang EPL form doon na lang kayo mag-fill up. Pero mas maganda talaga kung sa bahay nyo fill upan, tapos pag dating ninyo doon, bigay nyo na lahat yung mga requirements. So pangalawa, original non-professional driver's license card. So take note guys, kailangan nila yung original ng non-professional driver's license card ninyo. Hindi po pwede yung photocopy yung ibigay ninyo sa kanila, dapat yung original po. Pangatlo, medical certificate. So kailangan nyo ulit na magpa-medical.
May mga accredited na medical clinic naman dyan sa gilid ng LTO, malapit lang yan. Nasa 450 to 500 pesos ata, depende na sa clinic na mapupuntahan ninyo. Pangapat, para sa mga employed, kailangan ninyo ng TIN ID number. Kahit hindi na yung ID guys, TIN number na lang, pwede na yan. At kung pasok naman kayo sa qualifications at kumpleto naman yung requirements ninyo, pwede na kayong pumunta sa pinakamalapit na LTO office. Pero reminder lang, dapat naka-dress code kayo. Sa mga lalaki, bawal naka-sando, naka-shorts, at naka-tsinelas. At sa mga babae naman, bawal naka-sando, naka-tube, naka-sleeveless, naka-short, at naka-tsinelas. At ngayon, pag-usapan naman natin ang step-by-step process sa loob ng LTO office sa pagkuha ng professional driver's license. Kapag nandoon na kayo sa loob ng LTO office, pumunta sa customer service, doon bibigyan kanila ng APL form, pero kung meron na kayo at na-fill upan nyo na, bibigyan na lang nila kayo ng number at hintayin na lang na tawagin kayo. After nun, papupuntahin na kayo sa evaluator window, kung saan titingnan yung mga requirements ninyo, titingnan kung kumpleto, totoo at valid ba. At kung tapos na, papupuntahin na kayo sa cashier para magbayad. At pagkatapos nun, mag-take na kayo ng theoretical examination. At kung kayo ay bumagsak sa examination, yun na ang end of transaction at maghintay ulit ng isang buwan para makakuha ulit ng professional driver's license. At kung pumasa tayo sa theoretical exam, punta na tayo sa next step, ang pagpunta sa cashier window para sa pagbayad ng processing and encoding of professional driver's license card. At pagkatapos nun, papupuntahin naman kayo sa window kung saan kukunan kayo ng litrato, perma at biometrics. After that, antayin nyo na lang na i-release yung professional driver's license card ninyo. So ngayon, pag-usapan naman natin kung magkano ang mababayaran. Application fee, 100 pesos. Replacement fee, 225 pesos. Theoretical examination fee, 100 pesos. Change classification fee, 100 pesos. Computer fee, 68 pesos. At ang medical fee, depende na yan kung saan ka nagpa-medical. Kasi nasa mga 400 to 600 pesos lang yan. Sa akin po, nasa 450 pesos. So ang total na nabayaran ko is 1,043 pesos. Hindi pa po kasama ang pagkain sa labas dyan, yung pamasahe, or kung panggasolina, hindi pa po kasama. So bago ko tapusin ang video na to, sa mga gustong mag-exam dyan, may reviewer ako, mga videos marami dyan, ilalagay ko na lang po yung link sa description box para hindi na kayo mahirapang maghanap. Sana makatulong sa inyo. May 500 items po tayo ng non-professional driver's license examination reviewer and may 500 items din tayo for professional driver's license reviewer. So yun lang guys, sana may natutunan kayo sa video na to and sana magamit nyo rin to. And please don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel and please don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos ko. So yun lang guys, thank you and God bless everyone!